June 15, 1991. Nakatatak na sa kasaysayan ang araw na yan kung kailan sumabog ang bulkang Pinatubo. Itinuturing ito ng United States Geological Survey o USGS na ikalawang pinakamalaking volcanic eruption sa nakalipas na 100 taon. Ang buhay ng libu-libong residente ng Pampanga at kalapit probinsya nito nagbago ng tuluyan. Ang pagsabog ng bulkan, balikan natin sa ulat ni Bam Alegre. Takbo! 25 taon na mula nang sumabog ang Mount Pinatubo, ang pangalawang pinakamalakas sa pagputok ng isang bulkan noong ikadalawampung siglo. Mahigit 800 ang namatay. Mahigit 10 bilyong halaga ng ari-arian ang napinsala. Ang pagsabog na yan sinabayan pa ng paghagupit ng bagyong diling, kaya mabilis na kumalat ang ibinugang abo at bato ng bulkan. Umuulan po ng abo, ganun din ang mga batong maliliit. Dahil sa matinding pagsabog, naapektuhan maging ang global climate. Ang ibinuga nitong abo, umabot maging sa ibang bansa. Sariwa sa isip ni Apong Jungle Serrano nang pumutok ang Pinatubo, ang kanyang tribo sa paanan mismo ng bulkan nakatira. Nakita namin po, umuuga na yung bundok. Lalo kaming natakot nung mag-cauliflower na yung bulkan. Buhangin na yung nilalabas. Doble hirap raw ang mabuhay matapos ang pagsabog. Ang mga tribo namin nagkalat na po. Wala ka naman pipitasin na kahit anong gulay. Ang lahar na dala ng pagsabog, binago ng tuluyan ang Pampanga at Karatig probinsya. Ang mga lupang sakahan hindi na raw matatamnan sa susunod na 300 taon. At dahil sa kanyang trabaho kaugnay sa disaster rescue, na-document ni Cecil ang pinsalang dulot nito. Ang iniisip namin ay wala bang katapusan ito? Magugunaw na ba ang mundo? Isa ang 4x4 group ni Danny sa sumuong sa mga lugar na iniiwasan ng marami. Ang dati nilang hobby bago pumunta ang Pinatubo, naging instrumento sa pagtulong. Kasama na kami doon na nagre-rescue. Tuwing papasok yung lahar, tapos may maiiwan sa sasakyan, yun, hinihila namin. Yung mga tao, sinasakay namin. Sa mga bayan na unti-unting natabunan ng lahar, nalubog ang matatayog na simbahan. Itong istruktura sa ating likuran ay dating simbahan, pero ito ay nabaon ng lahar. At ngayon, nakalibing pa rin sa ilalim ng lupa ang altar, maging ang ilang mga upuan. Pero muli ito napakinabangan ng mga taga-Bacolor. Sa ngayon, isa na itong sanktuaryo. At dito na rin inilagay ang Shrine of Our Lady of Lourdes. 25 taon makalipas, ramdam pa rin ang epekto ng Mount Pinatubo eruption. Pero para sa mga nakaligtas dito, tuloy ang ikot ng buhay. At ang trahedya, pwedeng pagkuna ng pag-asa. Noong una, mahirap dahil diba, parang disaster sa Bacolor. Kaya lang, bandang huli, naging ano din siya sa amin, blessing. Kasi dahil nga yung parang yun yung pinagkakitaan ng Pampanga. Gusto namin ng mga Kapampangan ay laging maaalala ang Pinatubo. Dahil ang daming lessons. Meron pala kaming inner strength that enabled us to survive. When God closes the doors, He opens the windows for us. So maraming pag-asa. Bam Alegre, nakatutok 24 oras.